mga natatakotin. Ngayong gabi, bibigyan ng kapangyarihan ni Kristo. Amen! Kayong mga kaingitin, ngayong gabi, palalayain ni Kristo. Amen! Pero yan, alam nyo, noon panahon, takot na takot si Brother Mike, nabasa ang kanyang puting sapatos. Dahil mahal ito. Subalit ito naman ay regalo sa akin ng mga taga-Hong Kong. Kaya wala na akong takot na mabasa. Pag narinig niya minsan ito, papalitan ito ng sandusina. Iyan ang ating Diyos, more than enough! Amen! Maraming tao ang nagtataka sa inyo, bakit kayo yung signal narinito? Maraming tao nagtataka sa inyo, bakit may tubig doon, walang tao? Lahat na nabasa ng pahala galing sa langit, may bagong buhay galing kay Kristo. May bagong buhay galing kay Kristo. Amen! Ang tao may bagong buhay na galing kay Kristo, hindi takot na magdamag, magpuri kay Kristo. Handa ba kayong magdamag? Nagagaling ko lang sa pamamaus. Ang sabi ng demonyo sa akin, lalagutin na kita. Hindi ako gumibo. Ganyan ang gawin nyo, ha? Pag tinatakot kayo ng demonyo, huwag kayong kikibo. Sapagkat ang hindi nyo sasabihin, hindi nyo malalaman. Takot ang demonyo sa taong kaisa ni Kristo. Sapagkat ang taong kaisa ni Kristo, takot ang demonyo. Sabi nyo, bakit Brother Mike? Gusto nyo malaman? Ang tawag kaysa ni Kristo, pos-pos ng pagmamahal ni Kristo. Hindi nyo ba yung pagmamahal ni Kristo? Walang sukat. Kung gaano kalawak ang ating kapaligiran, walang sukat. Amen? So iyan din ang taglay nating pagmamahal. Mahal natin yung ating asawang iniwan tayo dahil sa isang tumboy. Amen! Mahal natin yung ating asawang iniwan tayo dahil sa isang bakla. Amen! Huwag kayong magagalit sa akin. Mahal kayo ng Diyos. Kaya pinarinig sa inyo ang full message of this new life. Ito ang kabuhan. Let us not kid ourselves. Huwag natin nililangin ang ating sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni naman ayon sa mabuting balita. Kung ano man ang inasik ng tao ang kanyang ani, ang nag-asik sa laman ay ani ng kamatayan. Subalit ang nag-asik sa Espiritu at nabubuhay ayon sa Espiritu ni Kristo ay mag-ani ng buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo, sa piling ni Kristo. Iyan ang aking Kristo. Sa ngalan ni Jesus ay may katiyakan. Glory to God, glory to Christ Jesus. According to the letter of Paul to the Ephesians, binigyan tayo at kumikilos sa buhay natin sa lahat na taong nakarinig ng mabuting balita ni Kristo, nanalig at nanampalataya sa mabuting balita kay Kristo at tinanggap si Kristo sa kanyang buhay bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Ang kapangyarihan ng Diyos, the immeasurable power of God, the extraordinary power of God is working in us. And so we become extraordinary people with extraordinary fire in our heart to tell the word of God's love, to tell the word that God loves even the sinner, to tell the world that God loves even the tomboys, the bakla, the adulterers, the murderers. God loves them. And with this message, kapatid, it's not yet late. I want you to receive this message. God loves you. The reason why, na kahit umuulan, we are telling the world, we are telling the people, the new life that we have received from Jesus. And this is for you. You will be free indeed. Ililigtas ka ng Panginoon. Palalayain ka ng Panginoon. Pagagalingin ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng lakas ng loob na magbagong buhay mo. Bibigyan ka ng lakas ng loob na mahalin
Tunay mong away mo. Bibigyan ka ng loob, lakas ng loob, na malino ang lahat ng tao. I love you. Yes. I love you. That's why I'm shouting. I will tell the people on the top of the that Jesus be Christ. Jesus is the Messiah. Jesus is our Savior. Jesus, Jesus, Jesus ang ating kapagligtas. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hangkora Masiya la lahora makanaya. Huro makanaya. Ala la huro makanasi. Long tayo makasalanan pa. Di ko lang alam. Pinalaya na tayo ni Jesus sa kasalanan na yan. Pinubos na tayo ni Jesus sa kasalanan na yan. Di mo lang alam, kapatid, pinalaya ka na, lumaya ka na ngayon. Lumaya ka na ngayon. Hindi bukas. Now is the day of salvation. Now is the day of freedom. Lumaya ka na sa sinyarilyo mo. Lumaya ka na sa alak mo. Lumaya ka na sa mga bisyo mo. Lumaya ka na sa magsusugal na yan. Pati pantalon mo, sinasanla mo na. Iwanan na. Lumaya ka na. Lumaya ka na sa pangalan ni Jesus. Glory to Christ Jesus. Heal my heart, heal my spirit, in your spirit, O Lord. That I may tell the people the full message of this new life in Christ Jesus, O Lord. Message of this new life is when a man come to terms with Christ, he come to terms with his life, he come to terms with his neighbor. Ibig sabihin sa mabuting balitang ito, hinawiin na ng Diyos mismo ang tabig at pagkita natin, sapagkat ang kasalanan ay di matingnan ng Diyos. Napakapangit sa tingin ng Panginoon. Subalit, dahil sa dugo ni Jesus, dahil sa pagkamatay ni Jesus, dahil sa laman at dugo ni Jesus, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, nagkaroon tayo ng layang lumapit sa Diyos. Nagkaroon tayo ng layang usap sa Diyos. Nagkaroon tayo ng layang sumamba sa Diyos. Nagkaroon tayo ng layang mahalin ang ating Diyos. At ang palatandaan ng bagong buhay na bigay ni Jesus. Kapatid, hindi may kakailangan. Una, dati galit ka sa nanay mo. Dahil galit ka sa tatay mo. Dahil galit ka, dati galit ka sa asawa mo. Dati gusto mo lang mo imawalay sa asawa mo. Ngayon, pag-uwi mo, sa maniwala ka sa hindi, iyayakapin mo ang asawa mo. Iyayakapin mo ang tatay mo. Iyayakapin mo ang nanay mo. Iyayakapin mo ang kaaway mo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang magpahari sa'yo. Ang pag-ibig ni Kristo ang mag-uutyok sa'yo. Ang pag-ibig magpapalakas sa iyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang magpapadilat ng kalaraw mo. Kapatid, ang pag-ibig ni Jesus ay kapangyarihan. This is power. Na maging ang ating kaaway ay napasusukob. Alam niyo kung bakit nasisilaw si Satanas sa pag-ibig ng Diyos. Nasisilaw si Satanas sa taong may pag-ibig na kagaya ni Jesus. Lumalayo ang demonyo sa taong mahal
si Kristo sa taumahal niya ang kanyang away, sa taumahal niya ang ataw hindi niya mamahal-mahal. Narinig niyo yun. Iyan ang unang palatandaan ng bagong buhay ni Kristo. Starting this Saturday, I will be telling the world the full message of this new life. There is no other way. Jesus said, I am the way. I am the way to that new life. I am the way to the kingdom of your Father. I am the way to prosperity. I am the way to healing. I am the way to health. I am the way to deliverance. I am the way to peace. I am the way to love. I am the way to goodness and gentleness. Kung titingnan niyo ang bunga ng bagong buhay, naroroon ang pag-ibig. Naroroon ang kagalakan. Sa gitna ng ulan, nagkakatuwaan. Sa gitna ng bagyo, hindi nangangatugan tuhod, natutuwa pa. Sapagat pagkatapos ng bagyo, may biyayang darating. May biyayang darating. May biyayang darating. Di ba? Sa bawat pagsubok na darating sa inyong buhay, tubli ang biyayang kapalit. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, buhat ngayon. Sa bawat pagsubok na darating sa iyong buhay, doble ang biyayang darating. Amen! Amen! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Makinig kayo. Nasaan kamay niyo? Walang taong di wala. Tapos narinig ko sinabi niya, kung kayo ay may katarantaduhan, ako rin ay may katarantaduhan. Sabi ko, Diyos ko, lumang buhay, ano kayo? Tapos binuksan niyo, nakita yung plano ng lupa, ako yung subdivision ko sa Paranaque, nakaharang doon sa aming higala. Sabi niya sa akin, ano ito? Sabi ko, plano. Kaya ano ito? Sa loob-loob ko, hindi ko na lang salita. Kako, magpipigil sa salita. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tapos pinuksan niya. Sabi niya, oo nga. Plano ito ng multinational village. Ngumiti siya. Kako, nakita niya yung kayamanan niya. Tapos sinauli sa akin ang plano. Ako'y nagdadasal. Ako, Lord, yung pagpipigil sa sarili. Ang sabi niya, malapit ng utas ang pagpipigil ko. Ang taong may buhay kay Kristo ay hindi nautasan ng pagpipigil sa sarili. Hindi nautasan ng tatapos sapagkat ang pagpipigil, ang pasensya ni Kristo ay mahaba. Ang pag-ibig ni Kristo walang sukat. It's wide, it's long, we cannot be short, it's deep, it's high. Amen. Amen. Ganito yan. Gusto niyo ng buhay? Ako yung namabasa ng ulan, binubuhusan ako ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Grace is baptism. Amen. Ito ang binyag na galing sa langit. Amen. Hindi yung tinutubog, hindi yung minibisitan, binubuhusan ng tubig ni Jesus. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, you are all baptized in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya ko pisang pinasarayin sa inyo ang payong na yan. Sapagkat isa sa palatandaan at hakbang sa pagbabagong buhay ay ang binyag sa tubig. Amen. Bumalik kayo sa inyong kura para ko sabihin niyo, Father, itubog mo ko sa palanggana. Hallelujah. Yung mga hindi pabinyag yan, hindi pa kayo sa Kristo yan, magpabinyag na kayo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. So brothers and sisters, starting today, I am going to tell you the inside story of this ministry. Ibabahagi ko sa inyo saan, kailan, paano nagsimula ang gawain ito. Ito po'y nagsimula sa bilangguan ng takot sa puso ni Brother Mike. Nang si Brother Mike
ay kinulong ng espiritu ng takot dahil sa sakit sa puso. Ang anghel na lumalaw kay Pedro, langguan ng gabi niyo at siya'y pinalayan, lumalaw sa kapatid niyo at minikas sa akin, God is faithful. 1 Corinthians 10:13, ang iyong Diyos ay tapat. Hindi ka pababayaan sa gitna ng pagsubok. Sa gitna ng pagsubok na yan, bibigyan ka ng kakaibang lakas. Bibigyan ka ng bagong buhay. Bibigyan ka ng kapangyarihan. At hindi lang yun, ang sabi sa banal na aklat, God will make.